Magandang panahon po sa inyo mga ka-tax. Welcome na welcome po kayo sa topic natin sa araw na to. Tax mapping. Maganda yung tax mapping. Ang problema, may nababalitaan po tayo na mayroong tax mapping for sale. Aba, hindi maganda yan. Yung mga corrupt na revenue officers, ibinebenta daw yung tax mapping stickers ng 5,000 pesos para hindi kayo ma-tax map. To make it believe na kayo ay na-tax map na. 5,000, ididikit nyo doon, lalagyan ng date, at kayo ay hindi na ma-tax map. Parang biblical eh. Parang nangyari na ata yan sa panahon ni Moses eh. O ngayon, pag-usapan natin yung tax mapping. Unang-unang dapat ninyong malaman, ano ba ang ibig sabihin ng tax mapping? O, bibigyan ko kayo ng 30 seconds ha. Tingnan po ninyo kung ano ang ibig sabihin ng tax mapping. Ibig kong sabihin, basahin nyo. Eto na siya. Ang simple lang pala ng ibig sabihin ng tax mapping eh. I-check lang pala kayo. Pero gusto ko sanang ipaliwanag hindi sa technical term o sa legal term. Sa terminolohiya na madaling maintindihan, karamihan sa atin ay naging estudyante. Siyempre, pag nasa loob ka ng eskwelahan, may mamimit kang teacher. At yung teacher na yan ay tuturuan ka sa asignatura na laan para sa iyo. So after maraming hours, maraming lectures na nangyari, bibigyan kanya ng examinations. Tayo na mga estudyante niya, definitely mamimili tayo kung ang answer natin dun sa test papers na ibinigay niya ay i-check o ekis o incorrect. Wala tingin ko na estudyante na gusto yung sagot niya ay ine-ekisan. Ibig sabihin, mali yung sagot. Kasi ang ibig sabihin sa ating mga estudyante na pag ine-ekisan yung sagot mo ay hindi ka natuto. Pag hindi ka natuto, may penalty. Ilalagay ka sa row 4 doon, kasi sinasabi nila yung nasa row 1 ay yun yung mabibilis matuto, matatalino, at yung ilalagay sa row 4 yung mababagal matuto o yung mga bobo. Hindi ako naniniwala na lahat tayo ay bobo. Naniniwala ako eh mabagal lang ang pagkakaintindi, pero at the end of the day lahat ng tao ay matatalino. So nakakatakot bilang sa isang estudyante na mailagay ka sa ropor. Dahil, ibig sabihin, mas maraming oras na mamimit mo yung teacher mo dahil bibigyan kayo ng sapat na attention para makakop up kayo doon sa kanyang itinuturo. So, ayaw natin ng ekis. Dalawang bagay kasi pag may ekis ka eh. Mabagal ka, tutuksuhin ka ng mga kaklase mo na mabagal ka mag-aral, bobo ka. Tapos, bababa pa yung marka mo. So, another tukso na naman ng estudyante yon. Sa tax mapping, ganun din po. Ang hinahanap ng BIR, ekisan ka. Ha? Ano yung mga mali mo? Pero hindi naman nila pinupuri kung tama yung ginawa mo. Ang sinasabi nila, nasaan ang mali mo? So, para mas mabilis nating maintindihan, ano ba yung tama para hindi ako magkamali? Ang pagkakaiba lang ho, pag kayo ay naikisan ng BIR, number one, mape-penalty kayo. Number two, ay baka makasuhan kayo kapag tina-tax map sila.
number one, nawawalan ho sila ng kliyente o customer. Pag nakita ho kasi ng mga customers nila na maraming BIR doon sa loob ng kanilang stores, hindi na po tumutuloy bumili. Number two, naaabala po yung negosyo. Kasi sa dami ng BIR officials na nasa loob ng kanilang establishmento, yung pagbebenta, hindi po nabibigyan ng priority. Ang nabibigyan ng priority yung BIR officials na tanong ng tanong. Yun po yung dalawang bagay na nagbibigay pasakit sa tao. Pangalawa, sa taxpayer. Pangatlo, yung pong fear. Ha? At saka yung mental anguish. Fear, mental anguish nung taong tinatax map. So, mabigat po yung mga bagay na yon. Pera ang nawawala at nagdudulot ng sakit. Pero itong mga bagay na to ay may iwasan. Pag-usapan po natin yung advantages. Aba, marami pong advantages. Bakit? May libre kang teacher. Sino yung teacher mo? Yung totoo, mabait, at mapagkakatiwala ang mga BIR officials. Hindi po yung corrupt BIR officials na nagbebenta ng tax mapping for sale, ha? Ito po yung mga BIR officials na justifiable po yung ginagawa. Hindi lang mali ang hinahanap kung hindi tinuturuan ka para hindi ka na uli magkamali. So, yan po yung advantages. Nagkakaroon ka ng teacher na hindi mo binabayaran. Tinuturuan ka. So, para sa susunod na examination o sa susunod na tax mapping, puro check ka na. Ano ba, Mr. Maestro, ang dapat kong gawin? Mayroon po tayong ipapakita sa inyo. Isa po itong flowchart ng tax mapping. Opo, panoorin po ninyo. So, sa dulo po, napansin ninyo na ang huling mangyayari sa inyo, dadalhin kayo sa korte. Siyempre, pag nasa dinala ho kayo sa korte, ibig sabihin yan, kinakasuhan ho kayo ng BIR, criminal o civil. Walang gustong taxpayer na pumunta sa isang korte para maging criminal o magbayad ng penalty. Wala. So, ito po yung tip ko sa inyo. Tax mapping for beginners po ito eh. So, ito po ang dapat ninyong tandaan. Yung ask for receipt. Yung original. Hindi po yung Xerox copy. Ilagay nyo na po doon sa isang lugar na pag pumasok po ang customers nyo o pumasok yung mga BIR officials, agad nilang makikita. Check po yan sa kanila. Number two, yung certificate of registration po ninyo, ilagay nyo nakatabi nung ask for receipt. Original din po ah, naku po, check yan sa kanila. Number three, yung pinagbayaran yung registration fee o yung BIR form 0605, ilagay nyo sa tabi ng certificate of registration. Yung original ha, check po yan sa kanila. Okay na yun. Wala na ho kayong problema. Tatlo lang ang tatandaan nyo. Yung ask for receipt, yung certificate of registration, at yung pong BIR registration fee, dapat magkakatabi at madaling makita nung papasok sa opisina nyo o sa inyong stores. Madaling tandaan, di ba ho? Yung official receipt po ninyo o sales invoice, dapat po ready laging nandiyan. Okay? Available po at ini-issue nyo sa bawat bumili sa inyo. Aba, check po uli kayo dyan. Kung gumagamit po kayo ng point of sale o POS machine o cash register machine o yung CRM, aba, dapat po i-register nyo po sa BIR yan.
At yan po ay mayroon pong permit na ini-issue. Yung permit po, indicate nyo dun sa may likuran noong POS o CRM machine po ninyo. Aba, check po uli sa kanila yan. So kung yan po ay gagawin nyo, check na check po kayo. Wala kayong magiging problema. At kung meron man, asahan nyo, ang grupo po ni ETM ay laging tutulong po sa inyo. At yung huli, i-check din po nila yung books of accounts nyo. Aba, sa tax code, 5 po yung nire-require na books of accounts. Pakisulat po ninyo. Number 1, general ledger. Number 2, general journal. Number 3, subsidiary sales journal. Number 4, subsidiary purchase journal. At kung may inventaryo ka, inventory book. Hindi po kasi, hindi po kasi nire-require ang disbursement books of accounts o cash receipts book. Wala pong ganyan sa tax code. Okay? So, madali lang pala. 6 lang pala ang tatandaan ko. Number 1, ask for receipt. Number 2, certificate of registration. Number 3, registration fee na binayaran sa BIR. Number 4 is official receipts and sales invoices laging available. Number 5, cash register machine and POS. Kung meron, dapat nakarehistro. And number 6, books of accounts. Dapat po nakarehistro at the same time ay may sulat po kasi dapat daily po ang pagre-record ng entry. May mga seminar po tayong kinakandak dun po sa gustong magnegosyo o magkaroon ng trabaho sa taxation. Ito po sila. Sana po maka-attend kayo at maka-avail kayo nito. Ilalagay ko na po ito sa taxationprofessionaluniversity.com na sa teachable.net po siya. Ha? Available na po sila. Ang susunod po nating video o next free video online ay ang mga sumusunod. Panoorin po ninyo. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo.